Hello mga kasari, isang maulan na umaga po sa inyong lahat. So for today's video, lang tayo guys. Chill video lang tayo, meron lang akong ikukwento sa inyo. So update din dito sa tindahan dahil tayo ay parang nakaka-relate sa iba nating kasari kapag nagsishare sila ng pagkatumal sa kanilang tindahan. At hindi naman po talaga natin yan may iwasan mga kasari, hindi naman parating Pasko sa ating tindahan. Kumbaga, nadaan talaga sa point na medyo konti lang yung bumibili sa ating tindahan. Ayan, katulad ngayon, dire-diretso ko sa kakatapos ko lang manood ng isang vlog, ng isang vlogger. So, walang bumibili. So, pansin ko na medyo matumal ngayong week na to, lalo guys sa sigarilyo. Kaya kami ay may binabalak ibalik na dating meron na dito sa tindahan. Balak na naming ibalik mga kasari para magkaroon din ng dagdag income ka. So strategy din yan mga kasari, diba? Kapag tayo ay nakakaramdam ng pagkatumal sa ating tindahan, hindi tayo magsesettle lang doon. Syempre mag-isip pa rin tayo ng pagkakakitaan pa para makadagdag pa, diba, ng income sa inyong tindahan. So nagbabala kaming ibalik na guys dahil meron naman kaming steamer. So ibabalik na namin ang siomay at bala ko ding mag-siopaw ulit. So dagdag merienda, ayan. Marami din kasing mga construction worker, ganyan. And then may mga bagong lipat din dito, karamihan may mga bata. So I think na magkiklik siya dito sa tindahan ko ulit. Dati kasi guys, kaya ko siya hininto is nag-pandemic, tumaas yung mga bilihin. At the same time, ang hirap, na-aksidente pa kami, kaya hindi ko agad-agad na ibalik yung siomay. Pero sobrang mabenta mga kasari ng siomay, meron ding na-order sa akin. So, ayun, malaki din ang kitaan sa siomay mga kasari, basta tama lang yung paglalagay mo ng toyo, yung kalamansi, kasi ang mahal ngayon lahat ng bilihin, so strategy din yan. And then hindi nakatulad nung pagpepresyo namin dati, yung presyo ng ibebenta namin ulit. Alam ko kasi nag-price increase ang siomay, lalo na yung mga garlic, kalamansi, toyo, yan yung mga kailangan. Kailangan din ng mantika kasi sa chili oil, kailangan natin yon. Ako kasi mismo yung gumagawa guys ng chili oil. Sobrang sarap na sarap yung mga customer ko sa chili oil kasi nga napakaanghang daw talaga. Hindi katulad sa iba na walang kaanghang-anghang yung chili oil nila. So ayun, yung presyo ko dati kasi ng siomay is 5 pesos kada isang peraso. Pero ngayon, hindi na pwede ang 5 pesos. Pinag-uusapan nga namin nung partner ko kanina, hindi ko nasasabihin jowa. So, yun, pinag-uusapan namin kanina, nung medyo maaga-aga pa, kung magkano namin pepresyohan. Sabi niya, 25 apat. I think medyo mababa yun, kasi nga, ang mahal na ng mga bilihin. And then, kukunin pa namin yun, or bibilihin pa namin sa palengke. So, sa kasi, sa Master Siomay, kumain kami nung nakaraan, 4.50 pesos, ganun. Wait lang, guys. Kani mga 1.15 po. Wala po yung deposit ko. Lima po. Okay. 1.15? Apo. Ayan po mga kasari. Let's continue. Meron lang pong bumili sa atin ng isang red horse. Isang malaki. So, ayun nga po. Sa Master Siomay kasi, 50 pesos, 4 na peraso. Or lima, mga ganun. Pero, I think lima yun. Apat lang yun yung nakain namin. Sabi ko, napakamahal na pala ngayon. Parang dati kasi 40 lang or 35, ganun, per order doon. So, hindi na rin kami guys mag per piece. Kasi parang lugi sa lalagyanan. Hilig kasi ng mga bata yung per piece. Bibili ng dalawa, isa. Eh, sayang yung paper plate, diba? Or yung plastic cup, diba? Binibili din natin yun. So, ayun, kailangan talaga ng matinding pag-iisip kung magkano natin pepresyohan para tumubo tayo kahit papano, madagdagan yung income natin. So meron lang guys dumating na Lazada yata to. Wait lang, parang kay partner to. Tatlo pa yatang parcel yung inaantay niya eh. Wait lang guys. Ayan po mga ka-super, nireceive ko na yung parcel ng partner ko. Ayan, 200 plus lang naman, dalawa na. Pero pera niya naman yung binayad dyan. Kaya don't you worry mga kasari. May sarili siyang pera. And ayun nga po, about dun sa pagdadagdag.
I think yung hindi ako magbebenta ng Shopaw na maliliit kasi medyo mahirap presyohan yung mga maliliit na item. So, ang gagawin ko yung mga malalaki talaga, yung ganyan, jumbo. Tapos, ang mabenta is ano eh, asado. Or kapag may nag-request din ng bola-bola, so bibili din tayo nun. Ang gagawin ko na lang guys, kasi medyo mas mabenta kasi talaga ang siomai kaysa siopaw. Ang gagawin ko na lang sa pagluluto, 20 minutes yata yung niluluto, hindi ko na matandaan. So dalawa-dalawa lang, mga dalawa lang sa isang salangan kasabay nung siomai. Kasi mabilis lang naman ang siomai, ang siopaw kasi guys. Kapag nakailang painit ka na, umabot na ng pangatlo, medyo wasak na yung ilalim niya. Alam niyo yun, nagmamasa-masa na siya. So, hindi pwede ng paulit-ulit na init. Unlike sa siomai na pwede mo pa siyang painitan hanggang 2 days, and minsan nga 3 days, hindi pa siya bulok. As long as kapag hindi na ubos, lalagay niyo agad sa rep, sa freezer. Tapos, the next day, kapag maglalabas ulit kayo, is... ayun, kukunin mo na ulit, painit mo ulit. Hindi naman mabilis maano guys ang siomai kaysa sa siopaw. Alam namin yan kasi dati nagaganyan na rin kami. May french fries pa nga kami dati, tsaka drinks, ganyan. So, ayun, balak na namin talagang ibalik. Siguro hindi tatagal ng isang linggo. Baka sa isang araw ay aalis kasi ngayon yung partner ko, bukas pa siya babalik. So, baka bukas ng mga hapon pa siya mamili. So, baka sa isang araw pa kami mag-start. And ayun, malaki ding dagdag tulong yon, dagdag kita sa atin, lalo na kapag nakakaramdam tayo ng tumal sa ating tindahan. Kailangan din po nating mag-isip ng iba pang pagkakakitaan, lalo na kung bread and butter natin yung ating sari-sari store. Hindi naman masama mga kasari na maging bread and butter natin ang sari-sari store as long as kaya nating paikuti ng maayos yung puhunan natin, yung puhunan mismo ng ating tindahan. Huwag po nating gagalawin sa mga hindi makabuluhang bagay. Tulad niyan, yung parcel na dumating, hindi po yan, yung pinambayad niyan ay galing sa tindahan, hindi po. Sariling pera po yan. So, ganun po yung aming pagpapatakbo dito sa tindahan. And yun lang guys ang masashare ko sa inyo na update. Ayan, balak na namin ulit ibalik ang siomai at siopaw dito sa Sari Sari Store. And sana tangkilikin ulit siya ng mga suki ko na dati at sana madagdagan pa yung mga customer namin doon kapag ibinalik na namin. Yun lang guys ang share ko sa inyo. Medyo maambon ngayon, maulan. Thank you so much for watching. Thank you so much sa pakikinig, panonood parate, and sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to subscribe. Bye guys!